Ngayong araw po ay espesyal ang ating episode sapagkat tayo po ay madaragdagan ang ating kaalaman patungkol po sa tinatawag na Laguna Quezon Land Grant. Ano nga ba ito at bakit mahalaga na atin po itong malaman ngayong hapon? Bakit po ba nila gagawin bilang isang tourist destination ng lugar at sino-sino po ang maaaring maging beneficiaryo ng programang ito? Kaya naman para samahan po tayo at pag-usapan ang Laguna Quezon Land Grant ngayong hapon, atin pong makakasama sa Sulong Calabarzon, wala pong iba kundi si Land Grant Management Office Manager Reynaldo E. Lorida. Magandang hapon po, sir. Welcome po sa Sulong Calabarzon. Oh, magandang hapon din sa iyo. Mm-hmm. Sir, para po sa kabatiran ng ating mga manonood ngayong hapon, maaari niyo po ba kaming bigyan ng kaalaman kung ano po ang mandato at tungkulin ng inyo pong tanggapan? Ang Land Grant Management Office, kung saan under nito ang Laguna Quezon Land Grant, ay siyang naatasan ng universidad na mamahala sa Laguna Quezon Land Grant. Ang Laguna Quezon Land Grant ay binigay ng ating gobyerno sa university for income generation. At may kasabay pa nga itong land grant noon. Ito yung Basilan Land Grant na sa ngayon ay give up na siya ng university. At itong Laguna Quezon Land Grant sa ngayon ay, yun nga, ang talagang main purpose nito ay for income generation para suportahan yung mga gastusin, pang tustos sa gastusin ng universidad. At ganun din, ginagamit din talaga ito para sa mga as living laboratories ng aming mga estudyante. Maraming mga estudyante ng, hindi lang ng UP, iba't ibang universities ay nagkakandak dito ng research. At dahil nga yung land grant ay medyo mountainous, napakarami niyang mga parang makukonsider talaga natin magagandang tourist spot. Kaya nakasama siya sa aming development plan na gawin siyang isang tourist destination. Ayan, Sir Ray, maaari niyo po ba ikwento sa amin kung paano po ipinagkaloob at ipinagkatiwala sa University of the Philippines ang lupang ito? Ang Laguna Quezon Land Grant ay pinagkaloob sa university sa pamamagitan ng Legislative Act 3608 noong February 8, 1930. At yun nga, itong buwan na ito, nagdiriwang kami ng aming 94th Foundation Day. At ito ay pinattern doon sa, during that time, Commonwealth period pa yon, ito ay pinattern doon sa mga land grant universities sa US. Ang mga state colleges and universities sa US binibigyan ng land grants to support the operation of the university. At yun din yung main purpose talaga nito ng land grant, Laguna Quezon Land Grant. Try na po ba yung pangunahing gampanin ng UPLB dito po sa land grant? Nung time na ito binigay sa UP, ito ay under ng UP Diliman. At ito lang late 80s, saka siya na-transfer sa UPLB dahil tiningnan nila na yung UPLB mas malapit as compared to UP Diliman. At dahil ito ay nasa UPLB, UPLB ang nag-supervise under kami ng Land Grant Management Office na nandun din sa campus sa UPLB. Mm-hmm. Sir Ray, ayan, maaari niyo po ba ibahagi sa amin kung kamusta na po ang development ng UPLB Land Grant sa ngayon? Particular na po itong Laguna Quezon Land Grant. Alam nyo, ang Laguna Quezon Land Grant talaga, for the longest time na masasabi natin talaga na hindi naging priority ang development dito. Lately, lalo na yung itong time ng aming butihing Chancellor na si Chancellor Jose Camacho, talagang nakita na kailangan siyang i-develop. Sayang eh, napakalaki ng potential nito for para magampanan ng land grant yung kanyang intended purpose talaga. At yun nga, yung lagi sinasabi ng aming Chancellor na hindi dapat manghinayang doon sa mga pondo na ilalaan dito dahil yun ay hindi naman masasayang. Yun ay isang uri ng investment na talagang magkakaroon din ng returns para sa university.
At yun nga, sa time ngayon namin, nagkaroon na ng ano, kung mahirap ko lang siyang i-describe sa ngayon kasi hindi ninyo nakita yung dati niyang estado. Ano, pero napakalaki ng pagbabago. Sa ngayon, meron kami mga itinatayo dyan ng mga cottages para sa accommodation ng mga visitors. Meron na kaming na-establish na mga conservation gardens at marami pang ano, nasa pipeline. Yung mga road networks namin, naka, ano na, nasa bidding process na siya ngayon. At meron na rin kaming mga, medyo active na rin ang aming FB page. At kahit papano, nakikilala na rin talaga ang land grant. Ayan, Sir Ray, bakit po ba isinusulong bilang isang tourist destination ang Laguna Quezon land grant? Sino-sino po ba ang beneficiary ng programang ito ng UP? Ang Laguna Quezon Land Grant ay sinusulong namin na maging isang tourist destination dahil napakalaki ng kanyang potential. Kagaya ng nabanggit ko kanina, ito ay mountainous at nasa southernmost portion sa ng Sierra Madre Mountain Range. Yung mga mountainous area na yan, napakarami niyang waterfalls, tapos napakayaman ng kanyang biodiversity. Noong 2018 at 2019, nagkanda kami ng plant diversity study at nakita namin doon na napakadami talaga ng mga uri ng halaman na dito matatagpuan. Marami mga threatened ano na, species. At alam naman natin kung ito i-develop natin na tourist destination, tourist area, mas ma-preserve natin yung kanyang estado bilang maayos na ano, yung environment niya. Kasi kung ibang mga ventures ating gagawin, halimbawa gawin natin siyang plantation, extractive siya eh. Kailangan mo magputol ng mga puno for production. Pero as kung siya ay gagawin nating tourist destination, mas i-preserve natin yung mga flora and fauna na naandyan. At the same time, kumikita yung university. Yun yung importante. At saka unang-una, ang sinusuport talaga ng university ay yung operation niya sa mga estudyante. At dito sa locality, makaka-generate din siya talaga ng income sa mga neighboring, mga adjacent communities. Makaka-generate siya ng livelihood na hindi siya makakasira doon sa ating kapaligiran. Mm-hmm. Sir, ano po ba yung mga naging feedback ng mga residente po malapit sa lugar patungkol po sa proyektong ito? Yung ano natin, medyo mix ang feedback. Ano? Kasi kagaya ng karamihang upland areas na pag-aari ng gobyerno, hindi talaga yan free sa mga problema natin nationwide na yan. Eh. Lalo na kung ang mga malalawak na lupain yan ay pag-aari ng gobyerno. Lagi ang problema natin dyan, mga informal settlers. And any developments na gagawin mo dyan, kinukonsider nila yan na threat. So kailangan talaga magkakaroon pa ng mga information, education campaign para makita nitong mga tao na ito na ito ay makakatulong din sa kanila. Hindi lang siya threat na sila'y mapapaalis kasi makakapagdagdag nga siya ng dagdag na hanap buhay na sila din ay makikinabang. Sir, ngayong bubuksan po ang Laguna Quezon Land Grant sa publiko bilang tourist destination, mayroon po bang patakaran ng pamunuan ng LQLG ukol po dito? Ang university mismo ay nag-start na ng mga policies, ano, meron na nga kami ngayon na na-approve ng mga rates para sa kung yan ay may mga trekking, meron na ding rates sa accommodation. So, in-anticipate na namin na magkakaroon talaga kami ng additional facilities. So, wala pa yung facilities, meron na kaming mga approved rates. Yun yung mga nauna naming sa policies. Pero as we go along, siguro magkakaroon pa din ng kasi mag-i-evolve siya. So yung mga
makikita namin ng mga kailangan pang put in place ng mga policies, siguro kasunod na yan. Sir, gaano po ba kalaki ang land area ng LGLZ? Ano-ano po ba yung mga matatagpuan sa lugar na sakop nito? Kabilang na po yung mga amenities na nabanggit po ninyo at syempre yung mga attractions na may offer po ninyo sa mga bibisita dito. Ang Laguna Quezon Land Grant ay binubuo siya ng 5,729 hectares. At out of this 5,729 hectares, 5,100 hectares niya ay part ng Real Quezon. Yung remaining 600 hectares ay pinaghahatian siya ng Pangil Laguna at ng Siniloan Laguna. Napakaraming mga depende kasi sa kung ano yung gusto natin. Ang isang nabanggit ko kanina ay napakarami ditong waterfalls. Medyo malalayo lang, hindi pa siya accessible sa ngayon. Pero kung maaayos yung kanyang mga trails and road system, 2018 din, nagkaroon kami ng expedition doon sa mga northern part nito. Ang nabilang kong waterfalls, 14. At napakaganda ng mga waterfalls na yan. At yun din, dahil siya nga ay nasa Sierra Madre, napakataas ng diversity ng mga halaman, nakita rin namin napakaraming mga orchids, mga wild orchids, saka napakarami din dito ng iba't ibang klase ng mga birds. So yung bird watching o birding talagang pwede rin i-offer dito. Dito sa malapit lang sa aming field office, meron kaming isang mini lagoon. Pwedeng mag-boating at meron kaming mga cottages along that Instagrammable talaga yung doon sa along the lake. Man-made yung lake pero unfortunately hindi nga siya ganun kataas ang tubig ngayon kasi dahil doon sa mga construction, kami nagbawas ng tubig. Hindi namin na-anticipate na medyo kinapos na sa ulan, hindi na napuno. Pero napakaganda niya. Marami na kaming mga bisita. Although yung mga karamihan pumupunta, hindi pa namin nasisingil. Pero pag naandyan na lahat ng mga facilities, so ayan, yan nga lang. Apo, at kapag naayos na po yung mga bagong guidelines, kasabay po na itong mga pagbubukas ng mga amenities pong ito. Sir, matatagpuan rin po dito ang Conservation Gardens Binhi Arboretum kung saan nandoon naman ang most threatened trees ng Sierra Madre na pinondahan po ng Energy Development Corporation upang mapangalagaan. Siyempre, gaano po ba kahalaga na patuloy po itong mapangalagaan at mabigyan ng proteksyon? Bali itong dalawa siya. Yung conservation gardens na namin ngayon, ito ay pinondohan ng UP system. Yun namang Binhi Arboretum, ito pinondohan naman ng Energy Development Corporation. At hindi lang mga threatened trees ng Sierra Madre ang nandito sa Arboretum. Nationwide na threatened trees yan. Yun sa conservation garden, kaya namin na-conceptualize yung na yan. Na-observe namin, siguro na-observe nyo rin, nung time ng pandemic, maraming naging plantito at plantitas. So, karamihan dyan, kinukolekta nila sa wild. At yun nga, yun nakakalungkot kasi marami naman sa halaman na yan na kinukolekta sa wild na dahil nadala lang sila dun sa trend na yon, hindi naman yan talaga makaka-adapt kung dadalhin nila kung saan-saan lugar. So, nung time na yun, parang hindi na rin masyado namin na control unang-una. Siguro compassion na rin. Wala nang makain ng mga tao. So yung mga ilang-ilang halaman na nakukuha nila, binibenta nila along the highways, napansin namin nung bandang huli, yung paunti-unti, naging marami na rin. So yung purpose talaga namin dun sa conservation garden ay ma-replenish namin yung nawala. Magkakaroon kami ng mga protocols on how to propagate yung mga nasa wild na nauubos na napakalaki ng potential niya sa mga ornamentals. So, kinoconserve namin siya
dyan, magkakaroon kami ng mass propagation. Yung ibang pwedeng ibenta ay magiging part din ng aming income. Then, i-reintroduce namin sa wild yung iba para hindi talaga maubos. Ito namang sa Binhi Arboretum, ang EDC kasi marami, napakarami na niyang arboretum na yan. Wala lang ako idea kung ilan na nationwide dyan. Nagko-collect sila ng mga iba't ibang halos yung mga threatened species sa buong Pilipinas. Inilalagay yan sa mga arboretum. Meron sa UPLB, meron din sa Diliman, alam ko meron din sa Boracay, marami na. At ayan, inilalagay dyan para din talaga hindi siya maubos. At dito, almost 2 hectares yung nilagay na ano. At ito ay composed ng 97 threatened species ng mga puno. So napakaganda niya, napakahalaga niya na ito ay napoproteksyonan. Kasi ano natin eh, yan ay makakatulong para hindi talaga siya maubos, na ikakalat siya sa ano, at nagiging part na din siya ng isang module dun sa aming ano, ng tourist area, then mai-explain namin dun sa mga nagiging guest namin yung kahalagahan talaga niya. Kasi tayo lahat, tayong mga Pilipino ay Filipino pride natin yan. At ako, alam ko inherent naman sa atin na i-conserve yan. Kulang lang tayo siguro sa awareness. Diyan, pagdating dyan, yung awareness campaign ay papasok na dyan sa ganyang bagay. Sir Ray, may target date po ba ang UP Land Grant para po mabuksan na po itong Laguna Quezon sa public bilang tourist destination? Actually, late na nga. Eh. Late na talaga yung opening namin. Supposed to be last year pa. Pero this year, last year nagkaroon na kami ng soft launching talaga ng UP Sierra Madre Conservation Nature and Nature Reserve. So, ngayong year na ito, siguro talagang maila-launch na namin siya. Ayan, Sir Ray, ayon po sa UPLB, magkakaroon din ng accommodations tulad ng cabins at cottages ang LQLG para sa mga turista po na bibisita dito. Kamusta po ang peace and order natin sa lugar? Ayan, ang ating mga cabins and cottages, ongoing construction. Hopefully, matapos siya within this month. With regards sa peace and order, sinabi ko na yan sa amin sa UPLB, kung ang peace and order dito ay hindi maayos, ako mismo magre-recommend na wag nang ituloy ang mga yan. Kasi kung malalagay lang naman sa alanganin yung mga guests, ay malaking problema yan ng university. Relatively, nagbago itong ano, pero even before, peaceful itong lugar. Kung may mga nababalita dahil ano, nagiging ano na lang yan kasi nasa Sierra Madre, pero napakalawak ng Sierra Madre. Itong part na itong Sierra Madre, wala na tayong problema sa mga ano dyan. Talagang ang peace in order dito, 100% kung sasabihin, maayos na. Wala na tayong problema. Mm-hmm. Sir Rayan, matanong lang po namin, magkano po ang pondong inilaan ng UPLB para sa development ng UPLB LQLG? Meron po ba kayo mga partner government agencies at private sector para po dito? Ay hindi ko alam kung mayroon akong karapatan na i-divulge lahat yung pondo na inilaan ng university dito. Pero malaki na yung inilaan ng pondo. At ito ay, itong taon na ito, 27 years na ako dito. Ngayon ko lang, since last year, ko lang naramdaman talaga na importante din ang land grant sa university in terms of funding. Malaki-laki na yung nalaan. At kagaya na sa mga cottages na yan, 20 million na nilaan dyan. Yung sa mga road networks namin dito, improvement ng water system, electrical system, another 23 million. So mga ganon, marami pang nakalinya. Tapos, sa mga marami din kaming partner, private and other government agencies.
sa mga research namin, sa mga research ng iba't ibang government and non-government agencies, nakakatulong din siya sa improvement ng iba naming facilities. Then, napakarami din dito ng mga nag-tea tree planting. At isang example din dito, yung Rotary Club. Meron silang pinupondohan dito. Then, itong isang NGO na long-time partner na namin, nakasama din nila yung One Meralco Foundation. Sa ngayon, nasa 9 million na yung reforestation project na kanilang ginagawa. Nakakapagtanim na kami, nakakapag-improve pa ng facility. Mm-hmm. Ayan, sir, ano po ang naging ugnayan at koordinasyon ng UP sa DNR patungkol po sa reforestation and biodiversity conservation po sa Laguna Quezon Land Grant? Napakaayos naman ng aming coordination with DNR. Noon ngang, 2012, nagkaroon kami dito ng naging part din kami ng National Greening Program at nakapagtanim din kami ng 1,000 hectares na pinondohan ng DNR. At pagdating naman sa protection ng area, member din ang land grant ng Laguna Provincial Anti-Illegal Logging Task Force na meron kaming quarterly meeting para doon sa maraming mga agencies to na andyan din ang NAPUCOR, ang provincial ENRO, saka alam ko meron din ang may member din kami laging may umaattend din doon na alam ko member din kayo PIA. So yun, maayos ang aming sa DNR. Ayan, kamusta naman po ang pakikipag-ugnayan ng UP sa DAR patungkol po sa ownership ng lupang nasasakupan ng UP Sierra Madre Land Grants na sa ilang parte po sa bayan ng Pangil? Oh. Yan ang medyo naging malaki naming mga issues lately. Kasi yun nga ang ang land grant, dahil siya ay government at nitong before the end ng term ni President Duterte, nag-issue siya ng Executive Order 75 na pinapa-inventory niya lahat ng government-owned lands na sinasabi nila na idle at ipapamahagi na sa mga tao through the DAR, yun, sa agrarian reform. At yun, meron kaming, and even before, during time pa ni President GMA, may ilang areas kami dito sa Laguna Quezon Land Grant na naipamahagi sa mga tao. At yun yung aming mga nire-resolve ngayon. Actually, yung na-issue na yun, yung Certificate of Land Ownership Award, ay naipa-revoke namin. So, ang problema lang na malaki doon, ay na-revoke siya, pero yung mga tao napakahirap paalisin. At kiniklaim talaga nila yon. Pero nagkaroon na kami ng mga pakikipag-usap naman sa DAR, sa provincial and even sa national, kay sa Office of the Secretary, at nangako naman sila na nagkaintindihan na doon, hindi na nila i-cover ng agrarian reform itong land grant. Opo, ayan, Sir Ray, maaari niyo po bang maipaliwanag ang nakapaloob sa RA 3608 o Section 4 po nito kung saan nakasaad na mapupunta sa lahat ang kikitain po ng LQLG sa Universidad ng Pilipinas? Paano po ito makakatulong sa pamantasan at syempre po ilang porsyento ng general fund ng UPLB ang nagmumula po sa land grant? Itong Laguna Quezon Land Grant at yung isa pa naming land grant, ang malinaw naman dyan, kung ito ay kumita, ito talaga ang kita nito ay papasok sa UP system. Then the UP system will allocate the income sa lahat ng CUs. Wala pang malinaw na policy guidelines kung paano siya hahatiin. Pero yun yung kasi ito namang Laguna Quezon Land Grant ay hindi naman talaga pag-aari ng UPLB. Ito ay sa buong UP system at
kami sa UPLD, kami lang yung steward nitong Laguna Quezon Land Grant. Then any income na pumasok yan is sa UP system. Mm-hmm. Ayan. Sir Day, matanong lang din po namin, ano po yung mga hamon na kinaharap ng UPLB sa development ng Laguna Quezon Land Grant bukod po sa nabanggit kanina? Paano po ninyo ito binigyang tugon? Itong Laguna Quezon Land Grant, dahil siya nga ay napakalawak nung area, limited ang aming mga personnel talaga na naka-assign dito. Sa aming mga forest guards na umiikot, ang ratio namin ay almost one guard for every 250 hectares. So, napakalaki niya. Napakalaking area. At wala naman siyang fence. Napaka-impractical na lagyan mo ng fence ang 5,700 hectares. At yun pa rin, ang mga ano natin, ang ating mga nasa peripheral boundary ay karamihan ay mga mahihirap na barangay talaga. At yung pressure sa amin ay napakalaki, so lalo na sa mga timber poaching. Kaya ayun, ang tugon talaga sa amin, namin sa ngayon ay yung ano, tuloy-tuloy na patrolling. Sa mga informal settlers, ito yung pinaka nakikita ko na napakabigat na hamon, na hanggang ngayon hamon pa rin aming hinaharap. Kasi hindi napakahirap talagang kontrolin ang mga informal settlers na regular na pumapasok. At marami dito ay mga speculator na din. Speculate sila na someday mapabigay sa kanila yung lupa. At ito namang mga marami sa involved dito ay hindi naman yung mga masasabi nating mga talagang mga landless. So, ang university naman ay willing talaga na makipag-usap sa mga local government units para masolusyunan itong problema natin sa mga informal settlers. Although malaking ano pa yan, malaking hamon, komplikado yung problema, pero ang university naman ay handang harapin at makipagtulungan sa mga local government para hindi ito dumating doon sa punto na mas magiging malaki pang problema. Mm-hmm. Ayan. Sir Ray, ayan, hindi na po natin patatagalin pa dahil alam natin na napaka-busy po ng araw na ito para sa inyo at mahalaga po ang araw na ito para sa inyo. Ano po ba ang inyong mensahe at syempre paanyaya po sa pagbubukas sa turismo ng Laguna Quezon Land Grant? Ayan, siguro ang ano lang, gusto ko lang ipaalam sa lahat na ang Laguna Quezon Land Grant ay pag-aari ng Universidad ng Pilipinas. Ito'y ibinigay sa UP para din matulungan yung at operasyon ng university na kung saan marami sa atin ang mga libre na nag-aaral. Yung kinikita nito ay hindi naman mapupunta sa mga empleyado. Ito ay para din sa operasyon talaga. Pantusto sa mga gastusin ng university. At ang unang-una namang priority pa rin ng university ay yung mga estudyante. Mga estudyante natin sa UP. At alam naman natin na ang bansa natin ay hindi talaga mayaman. Ano? Kailangan natin talaga ng additional na income para tugunan yung mga gastusin natin sa UP. Para yan sa edukasyon, lagi naman natin hinihingi, dapat libre edukasyon. Pero hindi yan magiging libre kung wala din tayong gagastusin. So yun, kailangan natin talagang tulong na rin ang hinihingi namin sa lahat ng sektor na maging maayos yung operasyon ng Laguna Quezon Land Grant as tourist destination. At tuloy-tuloy ang aming developments. At sa ngayon pa lang, inaanyayahan ko na kayo, bumisita kayo sa Land Grant. At ito naman ay napakalapit, lalo na sa Metro Manila. And ina-assure ko sa lahat, peaceful, maayos, at tuloy-tuloy ang developments na gagawin ng university para sa mas magandang Laguna Quezon Land Grant. Mm-hmm. Ayan, isa na naman pong makabuluhang talakayan ang ating natapos ngayong hapon. Kaya naman maraming salamat po
sa pagpapa-unlock sa aming imbitasyon na kayo po ay makasama at makapanayam dito po sa Sulong Calabarzon Land Grant Management Office Manager Reynaldo E. Lorida. Ayan, sa ating mga kababayan, sana po ay naunawaan niyo ang kahalagahan sa atin ng Laguna Quezon Land Grant at kung ano po ang UP Land Grant. Muli, maraming salamat po sa University of the Philippines Las Baños, lalo't higit sa Office of Public Relations para po sa pagtulong sa amin na maisakatuparan ang panayam na ito.